Hey, what's up guys? It's me, Mark Lou, and welcome to my YouTube channel. So, pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video sa mga panahon ngayon. So, simulan na natin ngayon. I need your love. For today's video, ang gagawin ko ngayon is ipapaliwanag ko sa inyo ang product details ng Cebuana Micro Savings Account. So, ito nga pala yung card ko. Ayan. Ayan. Ito yung Cebuana Livelier Micro Savings Account 24K Plus card. So, recently kasi nag-avail ako dito sa Cebuana. And nagustuhan ko yung mga yung product nila na bago. Bago lang kasi ako sa Cebuana. So, ayun. Ang pinaka-requirements nito bago ka mag-open, isang valid ID. Ayan, tapos 50 pesos para sa 24K plus card na ito. Bali, ganito ang pag-open. Pumunta na ako sa pinakamalapit na Cebuana Livelier branch dito sa lugar namin. So, pumunta ako dun, tapos nagsabi ako dun sa teller na gusto ko mag-open ng micro savings account. So, yun na nga, binigyan nila ako ng papel para i-fill out ko. Pero ma-abot lang namin ito sa mga personal information ko. Kailangan rin pala ng valid ID, tapos kailangan picturean ka doon mismo sa branch. So, ito na nga yung mga product details nila. So, ang una, may interest ba dito sa card na ito? Yes po, meron. Ang interest nila per year or per annum is 30%, 0.30%. So, halimbawa, ang minimum kasi nila na amount para magka-interest ka ng 0.30% is 500 pesos. So, kunyari, pag 100 pesos lang laman ng card mo, so, hindi mo ma-avail ang 0.30% na interest nila. So, pangalawa, minimum maintaining balance. Ayun nga, ang kinagandahan itong card na ito, itong micro savings account is, no maintaining balance siya, kahit zero pa siya, hindi siya may expired. Kahit zero na wala ng laman, magagamit mo rin siya. Pwede mo pa siyang lamanan ulit. Hindi ka tulad ng ibang, di ba, sa mga ATM sa ibang bank na kailangan may maintaining balance at least kunyari 100 pesos. So, dito sa micro savings account ng Cebuana, wala po siyang maintaining balance. Yun yung ikinaganda nito. Pangatlo, may lifetime pala siya. Kapag once na mag-avail ka ng ganito, lifetime na siya. Ibig sabihin, isang beses ka lang magbabayad. Tapos wala nang renew, wala ka nang babayaran na monthly fees or taon-taon may babayaran ka, wala na po. So yun yung kinaganda nito. Maximum deposit. Ilan nga ba ang maximum deposit? Ang pinaka maximum deposit po na pwede mong ilaman sa card nito is 50,000 pesos. Ayan. Maximum na po 'yun. Ang minimum na amount na pwede niyo ipasok is 50 pesos. Ayan. Halaga na pwedeng i-withdraw. Ayan. Halaga na pwedeng i-withdraw is minimum of 100 pesos. Maximum naman is 5,000 pesos. So, ibig sabihin, kapag ma-withdraw ka, ang minimum is 100 pesos. So, 100, 200, 300, yan. Hanggang sa mag 5,000. So, sa deposit fee, pagkakalam ko dito sa card na ito, deposit fee, wala naman sigurong bayad. Zero deposit fee. Walang babayaran. So, number of withdrawals. Ilang beses ka ba pwedeng mag-withdraw dito sa micro savings account? Ilang beses? Ang pinaka-maximum po is 3 times. So, halimbawa, nag-withdraw ka ngayong umaga 5,000. Sa tanghali 5,000. Sa hapon 5,000. Pwede po yun. 3 times a day. 3 beses na. Pag na-meet mo na yung ano na yun, yung 3 times, hindi ka na pwede maka-withdraw sa sunod na araw naman. So, withdrawal fee, wala din tayong withdrawal fee. Makaka-withdraw ka ng walang bayad, walang charge. So, maganda itong card na ito kasi in the first place, yung mga taong gusto mag-ipon, yun, makakakuha ka agad ng gantong account, gantong savings account. Di katulad ng sa mga banko, kailangan pa ng maraming requirements, ang iba nahihirapan ma-meet ang mga requirements. So, maganda siya, guys. Makakaipon talaga dito kahit pakonti-konti. Yung mga gusto talaga mag-ipon, yung mga habang bata pa tayo, kailangan natin mag-ipon ng pera para sa future natin. So, napakadali lang, guys. Pupunta lang kayo sa pinakamalapit na branch ng
Cebuana Louisville. Tapos pupunta ka lang yun, sasabihin mo lang sa teller dito sa mag-avail. And huwag nyo lang kalimutan basta magdala ng valid ID, isang valid ID na kahit isang valid ID. Ano nga ba mga ano valid ID na pwede ngayon? Meron tayong PhilHealth, SSS, Postal ID, Voters ID, tapos Student ID, pwede siguro yun. Ayun, tapos 50 pesos para sa 24K card fee. Dun sa card na mismo, ito yung physical card na binibenta nila. Pero ang pagkakaalam ko, yung mga dating meron ng card dito, wala na silang babayaran. Parang kailangan lang nilang i-upgrade or sabihin dun sa teller na meron na sila. Ayan. So yun nga guys, itong video is not sponsored by Cebuana Louisville. Sariling ano ko lang po ito kasi recently kasi nag-open ako ng account sa Cebuana Louisville and nagustuhan ko itong product nila kasi super ano talaga magandang start ng ano pag-iipon kasi super yun nga mabilis tapos madali lang and hindi na kailangan ng maraming requirements. So sana po nagustuhan niyo ang video na ito. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share ang video na ito para always kayong updated sa aking video. Huwag niyo na rin kalimutang i-click ang notification bell para always updated kayo. Maraming salamat guys and God bless. Bye-bye!